And meron dyan yung kanilang mga anak, gusto mag-aral sa gabi, hindi nakapag-aral dahil kailangan bumili ng kandila. Sometimes walang mabibiling kandila. So they use their cell phone para mailawan yung pag-aaral ng kanilang mga bata. Mm. That should not happen anymore. And adding insult to injury, palagi na nga po nagpa-brownout, there are some electric cooperatives na meron pong kapal na mukha na maniningil pa po ng mahal at nagbabanta pa kapag hindi nagbayad ng mahal na singil nila, puputulan po sila ng kuryente. Yari kayo. Yung mga mapangabuso, no? Lalo eh, nasa kuryente, nasa energy. Chairman siya ng Committee on Energy. Mga utol, si Senator Rafi Tulfo. Yari yan mga yan. Well, tingnan lang natin. Let's see kung anong aksyon ang gagawin ng ating senador. Inilalatag niya pa lang yung mga kasunod niyang gagawin, yung mga gusto niyang gawin. Pinag-aaralan niya kung ano nga ba ang nangyayari. Bakit lagi nagba-brownout sa inyo? Okay, bukod pa doon, malamang kasunod na nito yung Meralco. Tuloy na natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Okay mga utol, kilala natin si Idol Rafi Tulfo bilang broadcast journalist na tumutulong sa mga naaapi. Yung kanyang programang Rafi Tulfo in Action sa Facebook at sa YouTube and yun sa TV niya na Wanted sa Radyo. Okay mga utol, na nagdulot sa kanya ng pagkapanalo bilang senador. Pero eto, good news. Uma-action na siya. Siya ngayon ay parang hinirang na chairman ng Energy o Committee on Energy. Pero alamin na natin ang kanyang aksyon hinggil sa usapin ng enerhiya sa ating bansa o yung tinatawag natin kuryente. Okay, tingnan natin ang inaksyon ni Senator Tulfo. Hindi na nga nakapagtimpi pa si Senador Rafi Tulfo sa pagdinig sa Senado hinggil sa problema sa kuryente sa ating bansa. Plano ring nice panagutin ni Senador Idol Rafi Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Energy, ang mga politiko at iba pang pribadong personalidad na sangkot sa anomalya sa generation, transmission at distribution ng enerhiya sa bansa, kasama sa pagtutuunan ng pansin ni Senador Tulfo bilang chairman ng Committee on Energy ang pagsusuri ng mga aktibidad ng electric cooperatives upang mas makita kung saan nga ba nag-ugat ang problema ng walang humpay na brownout sa maraming parte ng bansa. Okay, kung hindi nyo nalalaman, maraming ang kakulangan sa supply o lagi nagba-brownout sa ibang panig ng Pilipinas, mga utol. So titingnan niya rin yun yung angulo na yun kung bakit ang problema ng walang humpay na brownout sa maraming parte ng bansa. Ayon pa sa senador, sa kakatapos lamang na pagdinig sa Senado na talaga namang hindi na ito napigilan ang kanyang pagkadismaya sa ilang politiko na inatasan sa Energy Department na walaan niyang ginawa at natutulog lamang sa kangkungan, samantala na pabilib naman. Teka lang, putulin natin yun. Yung mga dating inatasan hinggil sa trabahong iyon, no, sa enerhiya ng bansa na tutukan, pairamdam niya walang ginawa. Kaya ngayon siya bilang chairman ng Committee on Energy, tututukan niya ito kung ano bang mga ginawa niyo. So ayan na, uma-action na ang Rafi Tulfo in Action sa Senado ngayon this time. Palagay ko, marami itong magagawa at kung magpapatuloy ang pag-action ni Senador Tulfo, magdudulot sa kanya ito ng magandang feedback mula sa mga tao. Diba mga utol? Baka lalo nating siyang iduluhin. Dalawa lang yan. Kapag wala siyang ginawa sa Senado, pwedeng mawala, madismaya sa kanya mga tao, mga botante, kabilang na rin ako. Pero kapag magaling, ano mangyayari? Lalo nating siyang iiduluhin at mamahalin siya. Lalo, dahil mahal na siya ng taong bayan, lalo siyang mamahalin ng taong bayan. Tuloy na natin. Ginawa at natutulog lamang sa kangkungan, samantala na pabilib naman ang mga netizens sa naging plano ng senador at alam-an niya nila na may gagawin nice itong one aksyon katulad na lamang ng ginagawa niya sa kanyang programa sa telebisyon. When it was known by many that I was given the chairmanship of energy, I was inundated by complaints from many consumers of different electric companies from different provinces
I'm talking about not only by the hundreds but by the thousands. Mm. And what are those complaints? Mostly the brownouts. Mm. But of course, the issue... Power interruption, no? Senado, iimbestigaan ang patuloy na power interruptions sa Pilipinas. O yan, tututukan yan ni Rafi Tulfo, ni Senator Rafi Tulfo. Lowering electric rates is very important. And I have to tackle that later on. But for now, it's about the brownouts. This has been lingering for a long time. In some provinces, it has been a decade-long problem that hasn't been addressed, and I don't know why. I don't know what the government agencies that regulate these electric companies are doing. Natutulog ba sila sa kangkungan? Mm. Natanga-tangaan ba sila o talagang tanga sila? I'm sorry for the word. Ano? Yan yung inaabangan ng taong bayan kay Senator Rafi Tulfo. No? Mga utol, sa totoo lang, sa lahat ng mga bagong elect natin, apat yung tinututukan ko eh. Apat ngayon yung pinagmamasdan ko na kung sila ba ay magiging effective sa kanilang posisyon. Si President Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte, si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, at si Rafi Tulfo. Yang silang apat ang tinututukan ko ngayon. Tinitingnan ko kung magiging effective sila, kung ito bang pagkaluklok nila ay magbibigay ng positibong opinion o... Oo, tama, opinion. Opinion para sa masang Pilipino. Kasi pag effective sila dyan, o magaling sila, maging mahusay sila, na karapat dapat sila, eh magpapatuloy yung kanilang political career. Okay? Diba? At palagay ko, eh kayo'y sasang-ayon sa akin dito. Eto, uma-action na si Senator Rafi Tulfo. Okay? Yung salita niya, ano? Balikan natin, ha? Ay, teka lang. Bumalik ba? Natutulog ba sila sa kangkungan? Natatanga-tangaan ba sila? O talagang tanga sila? I'm sorry for the word. But nakakapiko na po talaga because when I was still a broadcaster doing this public service show, Wanted sa Radyo, day in and day out, I received complaints from regular consumers. O, ibig sabihin, noon pa man, nung nasa Wanted sa Radyo pa lang siya, eh nakakatanggap na siya ng mga reklamong ganyan hinggil sa power interruptions o yung malawakang brownout, yung patuloy na pag brownout sa iba't ibang panig ng bansa. Na yung bang palaging brownout, na piperwisyo na po yung kanilang mga appliances, nasisira po yung kanilang mga refrigerator, meron pa dyan, meron siyang maliit na negosyo, piso net, nagkakabigibagibana dahil patay sindi yung kanilang ilaw, and then meron dyan yung kanilang mga anak, gusto mag-aral sa gabi, hindi nakapag-aral dahil kailang bumili ng kandila, sometimes walang mabibiling kandila, so they use their cell phone para mailawan yung pag-aaral ng kanilang mga bata. Mm. That should not happen anymore. And adding insult to injury, palagi na nga po nagpa-brownout, there are some electric cooperatives na meron pong kapal na mukha na maniningil pa po ng mahal at nagbabanta pa kapag hindi nagbayad ng mahal na singil nila, puputulan po sila ng kuryente. Yari kayo, yung mga mapangabuso, no? Lalo nasa kuryente, nasa energy. Chairman siya ng Committee on Energy, mga utol, si Senator Rafi Tulfo. Yari yan mga yan. Well, tingnan lang natin. Let's see kung anong aksyon ang gagawin ng ating senador. Inilalatag niya pa lang yung mga kasunod niyang gagawin, yung mga gusto niyang gawin. Pinag-aaralan niya kung ano nga ba ang nangyayari. Bakit lagi nagba-brownout sa inyo? Okay? Bukod pa doon, malamang kasunod na nito, yung Meralco. Tuloy na natin. Tsaka yung mahal na singil. Isa pa yun, no? Dapat yung tutukan, yung mahal na singil ng kuryente. Diba? Senator Rafi Tulfo, yun. Yun po ang panawagan ng taong bayan. Bukod sa palagiang brownout. Tuloy na natin. And another insult to the consumers, there are some electric companies like Omerco, what's the name of that company, sa... Ormeco, sa may Mindoro, hindi na po sila nakapagbigay ng maayos na serbisyo sa kanilang bibigay ng kuryente. May gana pa po silang humingi ng salary increase. Naku po. When I say salary increase, I'm not talking about cents and pesos. I'm talking about hundreds of pesos. Naku po. From 70,000, humingi silang increase, gawin silang 150,000 a month. Agrabe. Hindi ba kakapalan na mukha yan? And isa pa, hindi na po silang kapagservisyo dahil nagka-COVID for the past 2 years.
And then come December, then humingi po sila ng bonus. Sa consumer nila kinukuha yan? Ay, iba nga yun. Magagalit nga si Senator Rafi Tulfo sa inyo at iba pang mga senador natin at yung mga government officials. Naku po, pag inimbestigahan kayo, baka tuluyan kayong... ano, tuloy na natin, ha? Napakaganda namang tinatopic ni Senator Rafi Tulfo. Lalo kitang iniidolo niyan. And then come December, then humingi po sila ng bonus. 200% bonus. Naku po. Napagbigyan. Ang tanong, anong ginagawa ng ERC, ng National Electrification Agency, na siya mga nag-regulate, nag-monitor nitong mga electric cooperative? Tama. What are they doing? Why they have approved these increases? Oh, di ba? Yun mga utol, no? May mga regulatory tayo na tumututok sa mga ganyan. Yung mga nasa paligid o yung bukod sa Meralco. Kasama ang Meralco, ano? IRC nga yata yun. Okay? Regulatory Commission, something like that. ERC, Energy Regulatory Commission. Kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, sila yung ano dyan. Sila rin yung nag-aaproba ng prangkisa para magpatuloy yung pag-ooperate ng isang kumpanya. Kuryente pinag-uusapan natin. Ngayon, paano nagagawa ng mga kumpanya na to na mag-overprice? Sa madalit sabi. Oh, ito ha, teorya ko to. Sa madalit sabi, may sabwatan na gaganap. Diba? Oh, ngayon, kapag kayo nasilip, iimbestigahan. Kapag kayo naimbestigahan, magkakaalaman talaga kung anong nangyayari dyan. What are they doing? Why they have approved these increases? Ama. Dahil ba sila ay talagang tamad lang? O nababayaran. O dahil ba sila ay kaibigan nito mga electric companies? I'm sorry. The good lady Senator Riza Antiveros here said na kailangan natin tulungan itong mga electric cooperative. And I agree. So that they can give us quality service. I really agree. Pwede yun. Pero bago natin sila tulungan, bago sila tulungan ng gobyerno, tulungan muna nila ang mga naghihikaos nating mga consumer. Nice one. Palakpakan doon, no? O sige, tutulungan namin kayo. Kayo yung service provider dyan, pero tulungan nyo muna yung mga kababayan natin. Unahin nyo yan. Tapos kami naman yung sa aalalay sa inyo. O, win-win situation sa lahat ng partido. Diba? Tama yung sinasabi o yung pinapanukala ni Senator Rafi Tulfo. Approve sa akin yun. Tulungan ng gobyerno, tulungan muna nila ang mga naghihikaos nating mga consumer. I think that is my stand. Yes. Because right now, all over the country, I'm talking about by the dozens of electric cooperatives, are remiss of giving quality service sa kanila mga consumer at palagi na lang pong brown out. And when it comes to monitoring, I wonder anong ginagawa po ng mga government agencies na sana sila nag-regulate. I don't know what they've been doing at approve lang po sila ng approve. That's why isa po sa mga gagawin ko is kapag nag-renew po ng kanilang mga prangkisa, ito mga electric companies, cooperatives, there has to be a technical review. Because that has been struck down. Before, nireview po yan ng NIA bago maipasa po sa Kongreso, sa lower house and upper house. Now, wala na po. All or any of the electric companies that would like to have a franchise, all they need to do is just submit to Congress yung kanilang willingness na magkaroon ng electric company, papakita lang na meron silang pera, capable sila na mag put up the electric company, and then they have a legal technicality, know-how. Pero, ito po, pero hindi po kasama sa requirement na itong mga electric company na nag-apply, they should have technical know-how. Because some of them, they don't know what they're doing. Basta andar lang sila ng andar, singil ng singil, tama na. Okay. Siguro din, kaya na-aprobahan na na-aprobahan at hindi na chine-check yung technicalities o yung tamang operasyon ng mga nasabing government agency na nakatalaga dito, may mga under the table.
Oh, hindi ko sinasabing nangyayari, pero posibleng nangyayari. Diba? Pakaramdam ko naman. Okay, yari kayo. Yari kayo talaga. Okay, tuloy na natin. Now, first and foremost, that has to be addressed, Mr. President. I really understand na kailangan mapababa po natin ang presyo ng kuryente, pero for me, talagang yung brownout has to be addressed because even while we speak, tuloy-tuloy pa rin po pumapasok yung mga complaints sa aking radio program by the thousands na sabi ko kanina earlier, and the complaints are mostly brownout. So sa madalit sabi, pinapatutukan rin kay Senate, tama. Palagay ko ha. Ako'y aprobado dito. Si Senator Rafi Tulfo, ang tamang-tamang tao na maging chairman nitong Committee on Energy. Tama ang pagkakalagay ni President Bongbong Marcos sa kanya doon. Ngayon, ang utos sa kanya ni President Bongbong Marcos ay gawan mo ng paraan para mapag-aralan mo ng husto para mapababa natin yung presyo ng enerhiya o ng kuryente. Ngayon, sabi ni Rafi Tulfo sa kanya, pasensya na po. Gusto ko po sanang unahin yung power interruption muna. Dahil sobrang daming reklamo rito. And siyempre, kasunod na nito yung pag-aaral kung paano pabababain yung presyo ng ating kuryente. Tama? Tuloy na natin ha. They didn't say na mahal ang singil ng kuryente. Ayaw na namin dahil pagkamahal-mahal. No, they didn't say that. What they've been saying is, walang problema kung magbabayad kami ng mahal as long as they deliver. Oo, yung po, Mr. President, ang nakakainsulto na panahon na para mabigyan natin ng aksyon. Okay, mga utol. Puputuli na natin ngayon dyan. Eh na, legit na legit. Talagang nililitis o pinag-aaralan, iniimbestigahan. At yun talaga yung gusto, hinihiling na mismo ni Senator Rafi Tulfo kay President Bongbong Marcos. Rekta yung address niya. Yun po, Mr. President, gusto ko pong tutukan ito. Okay lang, kahit magbayad muna kami ng mahal, basta maayos yung natatanggap naming serbisyo. So, ganun. Gusto ko malaman ang inyong komento. Hinggil dito, pa-comment na lang at parang lalo akong bumibilib at humahanga sa ating bagong senador na si Rafi Tulfo. Okay? Muli ako si Target Akilis in behalf of the Real South Pride Production. Huwag niyong kalilimutan na mag-like at mag-subscribe ng video at pa-share na rin. Okay mga utol, kayo mag-iingat. Maraming salamat. Keep safe mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat.